Ayan. Kaya special yung episode dahil obvious ba? Oh. Pukpukan. Oh. Kwentong maganda. Oh. Talaga di mo ako sinabi sa ganda. Paparating, paparating. Bigyan mo na nga. Ganda! Ganda! Oh, so, pinagsama namin sa isang episode yung most requested guest namin from the previous episodes. Kasi, mga pinakamapabago yung bibig. Right? Mga pasmado ang bibig. Yes. True. So, nandito sila sa isang episode ngayon tungkol sa kamunduan. Tungkol sa kalibugan na naman. Ano pa? Itong kalibugan.com. Oo. Yun lang naman yung alam namin. At yun naman din ang gustong-gusto nila. So, so special episode natin kasi meron tayong, ilan yung guest natin sa Check mo na kayo. Wow! Pag malalaman. Ayan 53 na. Ma, makaw yung comments na naman yung nababasa mo, ha? Ay, ito, wala. 198 pala. Ayun, 198,000 na mga VIPs tayo. So, kung gusto nyo rin maging part ng live audience sa mga recording ng Ang Walang Kwentang Podcast, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com and be a VVIP. Okay. Sige, ang ating pag-uusap, pakilala pala muna tayo. Sorry. Okay. Ikaw na muna, Ina. Ako? Si Ina Evans, kung hindi nyo ako kilala, wala kayong Facebook. At naniniwala ako na kaya mahal ang sibuyas kasi kung sino-sino binoto nyo dati, bobo. Kilala nyo na ako, di tapos. Ako, si Milo Elmido Jr. Mga bakla, 2023 na, o ano na, di wala. O yun lang, haba pa ba, inano na ng sibuyas? O, Pasko na to. Pasya na to. 1, 2, 3, pass. Ako si Rod na naniniwala sa kasabihang, behind the clouds are other clouds. Alam ko naisip po, Layla. Pero, away dito, ma. Never meet your idols. Ewan ko, ha? Kailangan natin timplahin, putang ina yung pagpulog-baboy yung mga buwangan natin dito yung ere. Diba? Putang ina. Magbabaon ako. Dapat nag-isip. Inuuna ko kasing amatin yung mot-mot. Yung kasi agad yung pambunga. Pang ina, may pakilala pala. Wala ko nga ng 2023 na. Diba? Bakit tayo magpapakilala sa kanila? Eh, kaya nga sila lang dito, diba? Kasi kilala nyo kami. Nagalit siya. Nagalit kasi flop yung pakilala niya. Nagalit. Kaya ako para si Inyo na yun, pass. Ano pala kayo? Oh, kayo na to. Diba? Yung intro, one or na. Oh, ikaw, JD. Wala akong maisip. Wala akong pakilala. Ako si JD. Ako si Tonette. Ako na, Ganun lang ako. Dapat ganun lang din ako. Kanina ma. Masabi siya, ganun mag-isip. Pass mo na kaya ganun din. Ako si JP at feeling ko hindi ako magtatrabaho today and I love it. Same. At ito ang... Walang Kwentang Podcast. Still a Spotify exclusive. And powered by Anchor in C-H-O-R. Okay, yan lang. Yeah, renewed for 3 years. Okay, game. So ngayon, ang pag-uusapan natin. Yes. Nung una, dapat mot-mot memes. Kasi nakapag mot-mot memes. Part 3 na to, di ba? Nakapag dalawang parts na kami ng mot-mot memes. Part 2 ba lang ba? Anyway. Basta hindi na to part 1. So... yun yung naisip namin, mot-mot memes. Kaso nga lang, umapila itong dalawang to. Ay, parang siya lang din. Parang, doon pa rin ako sa mot-mot. Hindi, isisingit na lang po natin. Oo, bakit? Ano gusto nyo? Ni Direk. Isingit na lang entry ni Direk. Basta mot-mot memes to. kasi wala ko masyadong maalala sa mot-mot. Kasi diba ang gagawa mo sa mot-mot, karat, tapos bayad, tapos fly. Diba? Eh kapag may mga pwestuhan kasi may thrill, di ba kasi pagpapasok ka ng mot-mot, ang thrill mo lang naman dyan, ay papasok ka, nahihiya yung kasama mo, nakayukuyan, ganyan. Wala masyadong thrill, wala masyadong thrill. Pero kapag ang pwestuhan ay kung saan-saan, alam mo yan, Ina. Yung may konti, huh? Yung may thrill. Hoy!
Nagmomotel ako kahit dahil akala mo cheap na nga tayo sa daan pa. O sige, dahil inflation na lang at marami naman hindi afford ng motmo, tuturuan namin kayo kung paano pumuesta sa tabi-tabi. Charis. Pamlasya ng kwentong pestuhan. Ako, kwentong pestuhan na lang ako kasi wala akong maisip masyado sa motmot eh. Mm-hmm. Naaalala ko talaga doon yung mga punda na. Di ba yung mga ano, doon, kumot ng mga motel. Maninipis, hey. Maninipis, tapos dahil wala sila masyadong budget for laundry, yung mga ano doon, mantel, kapag tinasi ka ng tamo, bumibilog lang, di ba? Hindi nagmamansya, hindi niya ina-absorb. Gumugulong lang. Try nyo, para daw niya yun. Kaya naman si Tirek may kwenta na siyang motmot. Asa yun? Isang entry na, congrats! Pwede motmot ba? 15 years to kasi yun eh. Diba? Parihin mo naman mga magkakasama. Hindi na mapagsalita. Hoy, iba pa rin yung thrill na pag nagmotel ka sa makikita nila yung babae nakatanggal na yung pamaypay. Elevator, di ba? Nandiyo yung picture niya. Face reveal! Victoria Court yung may pamaypay ata. Gaga! Gaga na agad na, di ba? Pero yung mga picture niya sa elevator, nakatanggal na yung ano niya, yes, naglalakad siya sa tulay. Reveal. So, pag natanggal na yung ano, pamaypay, nakaganoon na rin. Ano muna ang motmot? Anong difference ng motmot sa hot-hot sa hotel? Oo nga, ano nga ang pamantayan ng motmot? What makes a motmot motot? Wala naman nagsasabi ng motmot sila eh. I think they are motmot. I think they for me. For me. Hotel na, hotel ka. Nga yung mga dito 200 per hour. Hindi, hindi. Ganito kasi. Go, go, go. Ang pinakaalam ko ha, kung di ako nagkakamali. Sa kanta-kanta ang ulo mo. Hindi. Di ba kasi motmot kaya tinawag siya? From the root word. Mot. Hindi, mot. Kasi mga motorcycle. Hindi. Yung mga mabilis. Motorcycle. Hindi. Kasi parang sila mga... Drive by. Oo, yung mga mabilisan na. Ano ba ko? Yun yung alam ko ha, kaya siya motmot kasi mabilis ang oras. Mali yung alam mo, Milo. Ano yung sabi mo? Bakit parang galit? Kahit tinatanong kasi kung ano sa team motmot, eh sana nagka-entry ka kung anong motmot. Ngayon, entry ko to. Mali ko ba kung tama o mali yung pinagsasabi? Ewan ko din, ikaw anong motmot para sa'yo. Pass. Kasi yung mga motel, kaya siya motel kasi mini hotel. Kaya siya motel. Kasi maliit siya. Kesa sa hotel. Kasi yung hotel malaki, di ba? Yung motel bakit maliit. Bakit tinawag siyang hotel? Big ba yung hall? Kasi, di ba, H, ibig sabihin, huge hotel. Motel mini. Alo, yun yun talaga. Kaya, saan sa motel, pwede ka rin mag-book ng 3 hours lang, 6 hours, walang ganun sa hotel. At baka. Basta short art kaya motmot hey. Oo, basta may short time. So ang tawag dun sa mga hotel na may 3 hours ay poser, ganon. Basta pag natutulog may tayo. May hotel na ganon? Oo naman, di ba? Lahat, kahit yung mga pink na hotel na tigtutuas. Ay hindi, ano sila? Tinatawag lang nilang sarili nga nila ng hotel. Oo, yun nga. Bakit nga nila tinatawag sa nilang hotel? Hindi na nila sabihin motel. Totoo. Totoo din yan. Kasi may mali, may ano, maduming connotation kapag motel. Hotel. Pag sinabing motel, ano again. Lang. Di ba akin, hindi ba nagkakatutan yung mga tao sa hotel? Ganun rin naman yun. Oh. Depende pa ng Elsahan. Charis. Tignan mo naman, pag niyaya ka, o tara, mag-okada tayo. Ang saya, di ba? Pag sinabi, hoy, motel tayo, parang, ay, kakatutin mo lang ako, neng? Parang ganun, di ba? Ang motel ay, actually, pwede kang pumunta anytime. Short time. Oo, may 3 hours, may 12 hours. Yung pasok mo, yun ang start ng ano mo, timing. At yung sabon ay kulay pink. Oo, depende sa mood nila. Correct. Tapos, na perla. Tapos, yung perla, mga ano, yung mga chinelas, hindi magkapares. So, correct. Yung isa, para hindi yung uwi. Correct. At yung nakakatawa doon, yung puti, ang nakakatawa doon, wait, posh na yan. Posh na yan. Sorry. Ang nakakatawa sa mga hotel, sa mga motel sleepers na to, putang ina, tiles lang naman yung hindi naman nilalabas. Pero napupudpod. Di ba? May mga pudpod ng mga chinelas. Oo, totoo. Kahit yung pinapangat nga itong mga nagsisipin. Paano yun ang diba? No! At saka may mga motel na yung chinelas, may gupit. Yung parang meron siyang cut na gano'n. Yes, para hindi iuwi. Para hindi nga daw iuwi. Para hindi sa mga motel. Well, nagkamali sila ng pinapasok. At saka isa sa mga issue ko din sa mga motel na alala ko naman. Ang mga inidoro nila ang bababa. Ay! Try mo! Pag tumangin ka na nakaupo doon, hindi lalabas na iipit talaga yung stick muna mo, kaganong ka talaga. Siyempre, hindi nila naiintindihan kasi naikli ng mga bias niyo. Okay lang din naman, kaya
diba? Ano sa iyan? Hindi ka nakikita. Diba? Siyempre, hindi nyo yan alam kasi na-i-clean yung mga binti nyo. Pero pasensya na po. Ang hindi nyo kaya sa mga motel, may pinuntahan ako sa Cubao. May menu. Tapos, sabi ko, may nakalagay, bulalo, kare-kare, so tumawag ako. Pa-order po, ay display lang po yung menu, wala po kaming kitchen. Maloka ako talaga. Pero menu, like, kumpleto yung mga pagkain, tapos display lang daw yung menu. Gago ba to? Like, at saka yung ano, mga tuwalya na maninipis. Oo, totoo sa maninipis. Saka yung mga remote, may tali. Ay, walang remote. Kasi napapasukan ko mga hotel, yung mono, yung ano pa, analog pa na TV. Props lang din, hindi mo siya mabubuksan. Totoo, sabi ko sa iyo eh. Bago pero kinakabahan ako minsan, napaprani ako doon. Bakit? Baka may camera yan. Oo, totoo, totoo yan. Kasi hindi mo siya mabubuksan, di ba? Putang ina nyo, na-upload niya yan ah. At saka lalo nasa salamin. Talaga, parang dati may sinasabi, may kailangan ka i-check kung meron daw camera doon sa salamin. Di ba? Ay, hindi ako naniniwala doon. Kasi yung ibang motel niya, hindi magawang magpapintura, magpalagay pa ng camera, di ba? Kanino, ano bang motel yan para may issue? Eh, may mga motel sa barangay namin. Okay yun kasi yun ang ano, naging para usang ko nung wala nung hindi ko mapwestuhan yung court. Oo. Hoy, so, wala na talaga. Direct. Bakit panahon ba nun may mga nagbabasketball? Merong motel na malapit dito sa amin yung Santa Mesa Inn. Pagpasok mo talaga, piling mo 1995 ulit. Like, and yung kama, parang kama ng ospital. As in, ang pangit talaga. Tapos walang doorknob yung CR. As in, may istro lang. Totoo, nag-check-in kami doon dati. Parang pag dinala ka doon, manghihina ka sa pagkatao mo na parang wala ba akong dignidad bilang tao? Hindi ako makarelate sa 1995. 2 years old pa lang ako niyan. Ay. Hila mo. Hello? Oh, sige, game. Ang dami. Ang haba nung intro. Kung ano lang yung mga. Ay, ito pa lang ba yun? Ay, ito pa lang. Kung ito pwesto na tayo eh. Magbigay na tayo ng mga entry. Sino mauna sa inyo? Ina. Si Ina naman. Oo, maraming pwede si Ina. Ah, dati na punta kami sa Cubao. Puta ina, sabi sa akin nung ano nung pagdating namin, bawal daw parehas lalaki. Ha? Oo, napahiya ako dati pa to sige mga 2015. Bawal daw talaga parehas lalaki. 2015, sabi ko, excuse me, kapatid ko to. Naghihintay lang kami ng bus pa uwi. Ay, sorry po, oh. Pinapasok kami. Totoo ba yan? Oh my God. May time before na they don't want to, ano, to allow. I think hindi siya other than the, ano, hindi siya yung parang ano yan, profiling. Pinaprofile nila yung mga bading. Kasi parang yan yung mga nangyayari minsan, di ba? Yung mga, oh, bawal na lahat ng trans pumasok sa bar na to. Kasi bakit? Kasi may mga trans na nagnamamating daw. So, pinaprofile na lang na lahat ng mga bakla. Parang, alam, pero grabe yung tanong, Direk, grabe yung tanong ni Direk JP, no? Totoo ba yan? Mukha ba akong sinungaling? Hindi niyo napansin yun? Sabi niya, ayoko talaga ito pating sa putong Maria Lesmen, pero naisip mo siya, hindi ko na binato. Para naninigurado mi eh. Totoo ba, Ina? Okay, yun na yung entry ni Ina. Ganda. Ang ganda, meaningful. Today, natutunan po ang mga nakikinig sa Spotify at sa Zoom ngayon na may time talaga na ayaw magpapasok ng ano. Eto pa. Ng dalawang lalaki. Yes. Pag tatlo kayo, pwede daw. Oh, sige. Kaya daw. So, sige, eto na. Speaking of hindi pinapasok, wow, tuhog. Eto ka na. Siyempre, may kasama tayong Jojo. So, sinabi niya na sa akin dati na sa pagtinanong edad mo, 18, nung papasok na kami, hindi ko alam for some reason, hindi ako nakapagsinungaling. Sabi ko talaga 17. Tsaka ma, mukha kasi talaga akong kinder dati nung high school. So kahit sabihin mo 18, hindi pasok. Sa akin naman gagaling dahil mag-upload na lang ako ng photo na parang second year high school ata. Mukha akong kinder. So hindi talaga papasok. So dahil hindi kami pinapasok. So ang ginawa namin, Guadalupe. Hindi talaga sila papasok ng 18 pa. Buti pala, hindi tayo nagpa-sponsor ipip keme, hey nyo nalang iti. Pero doon nga, ma, naloko talaga kung hindi pinapasok. Ang ginawa namin, hindi sumuko ang mga bakla. Hindi sumuko ang bakla. Ang ginawa namin... Dumas ka na, marami kayo. Kaya hindi ko pinapasok. Hindi, mga bakla, hindi dalawa lang kami. Mga bakla, so more than one. So, mga, so dalawa kami. So, hanap kami, ma. Hindi kami tumigil sa Guadalupe. Hindi ko alam kung saan kami napunta, pero pang Manila. Alam ka na year to? Hindi ko na matandaan. Huwag na tayo mag-ano ng edad. Pero, medyo matagal-tagal na. Tapos, ang ginawa namin, hanap kami na pwede. So, sa MRT, tapos LRT. So, napunta ka sa Manila, dahil ang nagpapapasok doon,
pasok kami sa mga kahit na hindi na nga tinanong edad namin, Nyay's Hotel. Sa Manila. Bakla, pasok kami, day. So, pinapasok na kami. Doon na nangyari ang... Krimen. Alam mo, may kwento rin akong hindi pinapasok, pero iba. Kayo, hindi kayo pinapasok sa kwarto. Ako ang hindi nagpapasok. Ah, ikaw? Yes. Ay, may ari ng hotel. Okay. Pasok. Kaya, kung pala, ito kwento ko, ipipiltab ko para malaman nyo at maintindihan nyo kung bakit hindi ko pinapasok. So, ito na nga. Sa Baguio, ito nangyari. Oo, tanginan nyo. Diyan lang kayo. Hindi, diba? Pero hindi kasi siya motel. Posh siya. As in, posh. Kaya lang ako for work. Like, meron akong sinushoot kineso. Posh siya. Parang, anong... Basta social siya. As in, Manor. Manor. Ata. Hindi ko alam yung talaga. Ganyan. Hindi. Parang siyang, parang itsura niya condo. Yung talagang may mga kids. Azalea. Ayan, oo, oh, yan diba? Ata. Kasi oh, may mga branches yan. Nyora, maganda doon. Maganda doon. So, yata, actually, may brochure na kami. Diba? Hindi mo kasi alam kung hotel siya, condo, hotel, or ano, motel. Pero ito, posh to. So, syempre, Azalea. Ang bading, pagkatapos mag-work ka, syempre, hanap sa grinder. Ang hinahanap ko una, masow. So, gumit ako ng maso. Maso ako, ganyan-ganyan. Kaso pag dating nung maso, chika niya agad na back-back siya. Sabi ko, okay lang, sige, maso lang naman. Pero sa isip-isip ko, shit, sayang. So, binuklit ko lang siya. Doon, una, ito, trivia lang. Ito, natutunan ko doon, ang mga maso, nilalagay nila ang pera nila sa ilalim ng sapatos. Bakit? Kasi uso daw doon ng anetch, nyoldap, hitch, kamating. So, tinatago nila yung paylaro sa ilalim ng sole ng sapatos. Di ba pag may ano yung tawag doon? Sole, di ba? Tapos nilalagay nila doon sa ilalim. Anyway, so dahil bitin ang lola mo, dahil nga, syempre di ba, inano-ano lang. Kasi yes, Kevin. Oh, syempre nag-expect kapag nagpamaso, may nipin. Kasi di ba yung hihipan-hipan lang nila yan, walang yes. At saka parang nagmarihan na rin kasi kami. So, gumit ako ng another, may nakita ako. Sabi niya, Japanese siya. Sabi ko, ay, putang ina. Ito atay sinasabi ng baraha kasi nagpahula ako before that. Sabi niya, oh, sige, pakunan mo siya. Terry! Pero, naka-face mask kasi ayaw niya mag-send ng pic. Sabi ko, okay lang, sige, baka, kasi di ba sa Baguio uso yung before naka-mask na dahil smog, ganyan-ganyan. Pag-attack, ready na ako, ganyan. Eh, yung mga tuwalya kasi dun sa hotel, maliliit lang, hindi mo masasara talaga. Kasi minsan bimpo lang. Pero may tuwalya rin namang normal. So, josok siya. Pagtanggal niya naman, syempre bago siya pumasok, ito muna yung ginawa ko, syempre, yung mga kutsilyo ng mga... Kutsilyo sa hotel. Pinagsusogo ko talaga. Hindi ko nilalagay sa ganun. O normal yun. Hindi naman niya mabubuhat yung microwave. So then, natago-tago ko lang yung mga kutsi-kutsilyo. So pumasok na siya. Ay, matangkad, maputi. Carry naman. As in, carry to. Kinatanggal ko yung mask. Pagtanggal niya ng mask, carry. Parang okay, balik mo na. Okay naman siya. Carry lang. O, pero may something siya sa... baba. Sabi ko, okay lang naman. Hindi naman ako nandidiscriminate. Kaya naman, tapos, yan na. Airbog, romansa. Pagbukas ko ng pantalon, ay putang, ang laki talaga ng titi. As in, ang laki. Hard laki. True. Tapos, kopas lang ako. Tapos sabi niya sa, tangin, wala kang kwento. Tiyo mo pa, tara, putang kwento. Sabi ko, wait ko, carry talaga. Ang laki talaga. Kasi na-duck. Tapos, nakikipag, ano siya, aggressive na siya. Sabi niya, dali na, medyo, syempre, umaunder na yung utak ko. Kasi parang tangina, sabi ko, anong floor ba ito? 8th floor, po, kung gina, pagdalaglag ako dito, nega. So, yun ang una mo may isip, syempre, makatigilin ako na ito. Iniisip ko na yung escape ko. So, dahil yung kwarto pa ikot, sabi ko, hindi, ayoko talaga, hindi ko kaya. Kaso kasi yung tuwalya na malaki ng DTS, eh dito ako pumwesto, bimpo lang yung nag-get ko. Ako bimpo, ganyan, hindi na mag-ano ka na, keme-keme. Sabi niya, nababwisit siya. Parang sinabi mo yung pagod ko, ganyan-ganyan. Bakit siya ba siya galing? Wala. Pumunta lang siya. Bumiyari lang siya. Sinaya ko daw yung effort niya. Ganyan-ganyan. Sa paling, babe. Ang butang niya, nag-iikot ang kaming ganyan dahil talaga. Kasi sabi niya, bayaran mo na lang ako. Sabi ko, bakit kita papabayaran? Wala naman sa usapan niya. Pero ko lang naman mag-pay. Pero talagang ginigigil ko rin siya na tangin ang tong kapal ang mukha magpreso. Ang mahal pa maningil. Pagano? Basta sinisingil niya ako, ayun na lang. Magkano? Magkano? Sabi ko, tang inang to. Alam mo yung parang sa isip-isip ko, tang inang kung di ako politically correct, tang inang dami ko sinabi sa yung halong ito. Sabi ko, umi-escape ka na. So, dahil ito, parang isipin mo, ito yung bench, ito yung kwarto, ito yung pinto. So, malapit ako sa pinto, pero sabi ko, siya, tang inang, mga makita niyo yung mga brutsilyo, hey. Kasi ganit-ganit siya, tapos, pagbukas ko ng pinto, labas ka na. Kasi walang yung TV, diba? So, ang unang presence of mind ko, at least kung ma-kemi ako, may camera, hey. So, lumabas ako ng lobby. Kahit
ang isip-isip ko nun, chef, beam ko lang yung dala ko. Oh my God. Mamimili lang ako anong tatakpang ko, puwet or harap. So, ano ba pinili mo? Harap, kasi sabi ko maganda naman yung puwet ko. Oh my God! Labas ng ganyan. Te, huwag ka ma... Paglabas namin ng pinto, nag-taken kami, tang ina. Tadyakan kami dalawa. Oh my God! Ay, magtadyakan talaga kami. Tapos atashi, yung challenge sa akin ka lang, hindi mo naglag yung beam. Correct! Sabi ko, ay, tang ina, napapanood ko dati sa Milo to. Tagal ko pinag-practice. Oh my God, na-watch mo. Mga sipa-sipa. Hindi yung mga sipa-sipa. Yes. Masasalag ko naman siya. Tapos, sumisigaw-sigaw na ako, itang ina, hindi ba posh para doon? Wala masyadong utas. Wala nang sumisilip. Sabi ko, itang ina. Pagtakbo niyang ganun, eh, second, anong bang floor yun? Mga 7-8 floor at. Pagpasok, pag alis niya, sara ko agad ng pintuhi. Tawag ako sa labi. Sabi ko, may lalabas dyan na toot! Mm-hmm. Sinabi ko na yung ano niya, marker niya. Huwag niyang palalabasin, ha? Oh my God. Adi, yan na, tumawag na. Ah, nandito na po siya sa baba. Tang ina, bumaba ako. Siya rin nag-bihis ako. Yung talagang... Kasi inipit siya sa ano. Nag-gown siya kasi siyempre. Inipit siya sa ano. Inipit siya sa parang admin office kineme. Punta pagdating talaga, pinagtatampal ko na. Sama ka tayo mukha! Oh my God! Everyone? Kasi tiyo talagang bugihan talaga kaming dalawa. Kaya nga yung iniisip ko, ikwento ko, pero sige, mag-ingat kayo, mga poke ng ilan nyo. Ano nga, ano sa kanya? Anong naging... Hindi, sabi niya gano'n, papapulis mo ba natin? Sabi ko, wag na, hayaan natin siya, may kapansahan naman siya. Yung sabi ko talaga, kasi sa isip-isip ko rin, tangina mo malaman yung kliyente ko, hey! Eh, although yung kliyente ko, kinuha ko na bukasan, super love siya. Putang ina. Natawa na lang eh. Alam mo, kinuha ko sa mga barkada ko, laugh tears na lang bar. Kasi ako din naman natatawa ko, na-survive ko siya. Correct. Pero yan ang una yung tatandaan pag makakat yung mga pek-pek, yung mabuakan ng ina kayo. Self-defense. Totoo. Totoo yan, di ba? Lesson relay. Yun ang lesson kapag hindi ka nagpapapasok sa hotel. Ang hotel ko ay pinrotektahan ko talaga dahil kasi ang laki talaga nun. Mapupunin talaga ako kasi ang laki. Nagulat din ako. Eh, ayaw, oh, totoo. Give. Pero nakakaloka yung nagpapabayad. Oo, nagpabayad siya ng bigla. Nawala naman talaga. Kaya ko lang naman nagpipi, oo. Kaya ko lang naman nagpipi. Alam kasi wala naman sa usapan. At wala rin sa itsura, kapalang peso. Tsaka kung libre, sino ka, diba? Tsaka yung pagod. Oo, tsaka sa isip-isip ko, tangina, ang mahal-mahal na magpaganda, ang mahal-mahal magpa-keme-keme, tapos tangina, sisinginin ka lang gano'ng kamahal. Correct. Tsaka hindi naman, di deserve. Totoo, hindi deserve talaga. Diba ako, putang ina mo, ina. Wala yung mot-mot mo, hindi ka pinapasok. Diba ba ka? Hindi. Nakikinig lang ako. Gusto kong i-absorb lahat ng mga kwento mo. Diba? Parang masarap din pala minsan yung nakikinig ka lang na hindi ka madaldal, hindi ka maingay. Ayun, sabi dito, ina, kaya mo pa, sabi nung nagko-comment, kaya ka, huwag mo kumpisahan. Hindi kasi direct, kami magkakaibigan, normal na sa amin nagmomotel talaga after uminom. Kunwari gusto pa namin uminom, magmomotel talaga kami. Paradise, Dalisay, ay Dagohoy. Yung Dagohoy sa likod ng, sa may E-Rodriguez yan, sa likod ng gasoline station, ang sarap ang pansit. So, kaya ko sabi ko sa inyo, sabi ko sa inyo, di ba mag-book tayo? Kasi yung ginagawa namin minsan, bubuk kami ng dalawang room, pero yung isang room walang gagamit, magkakasama kami lahat sa isang room. Oo, oh, kasi per person ng bayad sa hotel. Sinyari, ano kayo? Per person? Hindi, per room, dalawa lang. So, kung nyo, gusto nyo lang magsiksisay sa kwarto, yun yan, yung mga pa-quarto. Showcase na talaga. Oo. Tsaka, syempre, andong ka na, o edi, I mean, iinom ka, tapos syempre, pag mainit na, di ba, sex na agad, as in, andun lahat. Parang, basta, like kami nagmomotel. Actually, dati magmomotel kami itong mga kasama ko. Eh, sabi ko, may bahay naman ako, tsaka nagtitipid kasi ako ngayon. So, totoo ka, may bahay naman. Oo, pero yan kasi, di ba, normally kasi, ang dinadala mo sa motel talaga strangers. Diba? Parang, kasi kung kilala ko, hindi ako kung kilala ko, sa baler ko dadalhin. Or kung di pang friend, ako pala yung kinakarat-karat ko. Sa baler ko dadalhin. O kaya kung jowa, sa hotel. Hindi siya dadalhin sa motel. So normally talaga yung mga dinadala mo sa hotel talaga, mga pang-casual lang. Ngayon, hindi alam mga batang bading, Charisse, may time talaga na aminin mo yan. Lahat ng karamihan ng hold-up story. Ayan, may kasama si Ina dyan sa likod. Na na-hold up yan sa motel. Tanong mo. Hindi. Basta, hindi ko napapangalanan. Pero uso talaga ang nyo ibaban sa mot-mot dahil. Wa-eme. Uso ang mga nyo. Siguro nung mga panahon na bago pa yung konsepto ng mga bakla na ay may paminta. Di ba parang nag-transition yung mga bading so may grinder hit. So syempre nagkakatansuan. So yung mga nyolbam, nape-penetrate nila yung mga application. Like, kunya yung mga... Grinder. Hindi, wala pang grinder no. Mga parang G4M pa ata. Mga Planet Romeo. O, Planet Romeo, downlink, ganyan. Yung dapat talaga alam na alam yung direct JP, oh! Hindi, diba? Yung dapat, mo talaga, yung dapat. Talagang,
Ang kaya ang unang-unang ano ko na kineme bago ko naglandi ng hard. Presence of mind in term pagkalibog na libog kasi talagang totoo. Either mamamatingan ka or masyasakbugi. Or masyabubugi ka or ang worst matetegi ka. Kasi talaga. Yung mga bakla ay parang yun yung order, 'di ba? Ginagat yung kunin. Mm-hmm. Naglabas ng kutsilyo ang shooter. Eh ako jubad ng mga eki. Alam mo totoo 'yan kasi ako buti na lang din. Kakilala ko yung mga hold-upper. Kaya, hindi ako na hold kasi close kayo na ako. Malati kayo. Ako nag-train sa mga yan, lalo na sa Pasay. Ako nag-train sa mga yan. So, hindi talaga ako. Pero, meron din hold-up na hindi ano ha, na hindi, eto ano to, survival skills, take note. Meron akong friend, Malati days pa to. Bagbagat siya, ina-expose kasi namin sila sa Malati. Kasi yun talaga yung gay scene before. Eh, medyo pategi na yung Malati. So, sabi ko sa mga bakla, ay, kailangan nyo ma-experience ang Malate bago mamatay. So, syempre, papakawalan mo na yan para silang mga bagong sanggol, eh, mga bagong silang na Leon na go, kumain kayo siya. Basta mag-message kayo, hey. Maya-maya, may baklang ay, biglang may lumapit sa aming Nyolbam Hayden. Parang concerned citizen. Sabi niya, di ba friend niyo po yung dinescribe niya yung friend ko? Andun siya, inaano, binubugbog ng mga lalaki. Oh my God. Eh, dalawa lang kami ng friend akong baka. May isa akong friend. Kasi isa akong friend, ano siya, malaki siyang tao, malaki siyang baka, pero yung boses niya bilang. As in, babae talaga yung boses niya. Pero itsura niya si ma'am na siya, parang bear-bear. Sugod kaming ganyan. Etang, ayun, magigila pa kami. Wala pa kaming adesh. Kita ko yung friend ako, napapaliguran siya ng mga Nyolbam hay. Parang mga union para mga Nyolbam sa Malate. Malapit na sa Robinson's. Sabi nga nun, ano, may spokesperson, yung binuking niya, apparently, ay deaf. So, inaano nila, ina-eme nila yung friend ko, parang, ah, churut-churut. Eh, ang hindi nila alam, yung friend ako, as in, bagets pa, mga 18 pa lang. Sabi niya, ayaw niya magbayad. Sabi ko, kinupis mo ba? Wait, wala akong upis. Paano kung upisin niya? Hindi na kami nagkakaintindihan. Chika niya. Tingnan mo, wanga to. Kemerut-kemerut. Oh, chika. Sa tabi ng friend ko, ito, isipin mo nga, sa maliit lang to tindahan na madilim, may no-hold up naman silang Chinese. Na pinapagbayad ng 30 quid kasi ano daw, binerbam daw yung Nyolbam, inanis ni sa werewolf. So, nininingil lang maharla. So, dalawa sila ngayon na naka-hostage. Dalawa kami ng friend ko. Ito yung malapit sa library. So, unang-unang tumakbo sa isip ko, presence of mind. So, dahil medyo nakadistansya akong ganyan. Katula akong loob. Hello, Station 3! Sigaw akong ganyan. Emerald acting up. Then, yung friend kong... Ano nga, cry-cry lang siya para siyang cherry pie picache acting doon na. Ikaw, ano kung gagawin natin, charlotte-charlotte? Karama ko tinatawagan. Siguro mga after 2 minutes, nawala lahat ng Nyolbam hay. So, dala lang yung friend ako, tsaka yung Chinese, nakalayas. Pero sana naman hingi pala ako doon. Oo, diba? So, for you, Wonder Woman naman pala doon. Pero ang dami, kung ang daming union ng hold-upper. Hindi sila, grabe naman yung kwento ni Derek Rod. Sobrang dark nung mga kwento niya sa motel. Parang ayaw mo na mag-motel. Hindi, dapat inaano. Kaya nga sabi ko sa'yo, I'd rather have it sa mga pwestuhan kaysa sa mga motel hay. Kasi tandaan natin, ano mo yan? Marami nang natake sa mot-mot. Alam mo, pero totoo yung ano, yung eto seryoso. Totoo yung mga takot-takot. Kaya ako ha, sa akin, kung sino yung huli kong kausap sa Facebook, kung may booking ako, siya yung pinapaalam ko, papunta ko sa ganito, ganyan, ganito, room, ganito. Parang ano mangyari? Alam niya. Bokot depende naman yun eh sa'yo kung ikaw sobra talaga yung pag-ibig. Kaya may mga rule na yung mga motel ngayon na hindi palalabasin yung kasama nang hindi sumasagot yung nasa phone. Totoo, may ganyan. Matawagan ka. Kailangan sabay kayong bababa. Or kapag isa lang. Hoy! Ang sweet yan! Ganyan niya ngayon, di ba sa Eurotel? Ganyan yung pagbababa. Hindi ganyan na rin sa mga mot-mot in general. Kahit yung mga chipang. Kasi nga diba, news na rin. Ang gagawin, pag sabi, excuse me po, bababa na daw po yung guest nyo. Tapos sabihin ko, oo, pakisabi, mahal ko siya. Oo, magaganyan siya. Wala akong ganyang kwento. Kwentong maganda yan. Kaya, ang magayari, hindi siya uuwi. Aakyat ulit. Another round. One round. Yun ang discarding ni bakla. Another round tuloy. Pero wait lang, sabi mo sa Facebook, mini-message ko sa Facebook. Hindi, ko siniko, alimbawa, ikaw yung kausap ko last. Tapos, alam kong may bibigod. Safety din na sinasabi ko, nage-gets ko yung inag... Ako naman. May worry talaga. Totoo yan. Feeling ko ano siya, mas common siya sa mga feminine rather than the, you know, yung mga nag-grinder hate. Oo, kasi pero siyempre hindi mo alam eh. Pero may mga nabasa ko sa mga alter yan, may mga bagong kemen na rin kahit sa mga paminta. Oo, basta pupunta ko sa ganito kung anong mangyari eto. Tapos ito yung juking ko, hindi ko pa nakilala keme to inform. Kasi baka nakakalimutan ng mga bading na mga bakla hanggang ngayon, di pa tayo ano, di pa tayo tanggap, di pa tayo protektado ng batas. Kaya mag-ingat kayo. Correct. Yeah, so dapat... Tama! Tsaka alam mo, di ba direct,
nag-aano sila, yung nag-host sila ng mga party sa motel, yung nag-orgies, manonood ka, kukunin yung mga cellphone mo. Na-attend ako ng dalawang ganyan. Yung mga pornstar talaga na kaangkangan sila, tapos pwede kang sumali, pero kailangan mo maghubad. Or, manonood ka lang, pero bawal mo hawakan yung katawan mo. Nanood ako, neng, talagang kukunin yung cellphone mo, so nakakatakot talaga, pero... Yung nakakatakot lang talaga kapag, lalo na kapag mga state yung mga booking mo, di ba? May chances, ako maraming beses, may chances of aggression talaga sila pag nagpa-girl ka masyado, di ba? Parang ina-expect talaga nila na isa ka lang butas, punyeta, okay. Parang ganyan. Kinabubokot din ako ng slide, kasi may ganong tendency, mm-hmm. lalo na kunyari, ano, talagang gigil na gigil sa kagandahan mo, di ba? Takat sa duro! Ito na ang babae! Pag-GGB tayo ngayon. Alam mo, talaga naging bata! Alam mo ba? Alam mo, kahit wala kang gawin, ikaw yung nililapitan talaga. Kagabi, tangina, ang ganda niya, ma, lahat talaga nung mga otoko sa kanya, lamang talaga yung landik talaga kasi maganda. Si Ina, ano yan eh, parang ano, territorial talaga. Oo, bakla ka talaga yung mga pumunta sa kanya. Direk, wag mo akong siraan dito. Pinamimigay, ano ako, Askal. Kasi sinabi ko territorial, hindi yun negative. Ibig sabihin territorial, yung pag-territorio mo, pili ka ng kahit sinong lalaki, ako bahala. Oo, pinamigay ko. Ay, ilan lumaplap kay Milo agabi? Parang 12, di ba Milo? Yes, bakla sinabi ko na sa kanila, inangat kita. Kaya nga tingnan mo parang may sigawat ako dito bigla. Pwede yun namang aminin eh, na bago ka pumunta Milo, doon ka rin galing. Doon naman ako. Join guys, orgy. Maaga akong tama ina, ano oras ako umuwi? Parang mga, di ba kasi may kasama ka na hindi pa sure kung ba din. Oh, pero ito, hypothetical. Gagabokla na yun. May super pogi na lalaki. Magpapabooklet sa inyo. As in ito, parang tipong mga papapi levels. Papabooking sa inyong dalawa. Pero brisam kayo ni Milo, join. Carry mo. Yes! Siguro, ang mangyayari, touch-touch lang ako. Yung parang medyo... Tapos hanggat maaari, iwasan ko yung mata niya. Kasi parang katingin ako, sabi ko... Pwede yan mangyari. Tapos makikita mo si Milo, nagtatabi parang buka. Kasi yun yung mga fantasy ng mga numerado. Di ba pag umahada? Kiela kaya si Milo, nagpapakain ng utong yan. Kahit sa kaibigan, sabi niya, inakainin mo nga pa. Kaya ano ba ako to? Gagawin ko. Kasi akala ko kasi may look mo kahapon. Parang, meron yan kasi meron akong katrisam dati. Sobrang close ko. Hindi ko talaga siya kayang anggalawin. Pero nakikipag-trisam kami. So iniiwasan ko na lang. Ang pinaka-problema dyan, kapag yung katrisam nyo, nag-utos. Na, may mga mando. Di ba? Di ba yung mga ganyan? Yung mga, kainin mo nga yung M niya. Bago, so, ang question, nilala mo, nung inutos, nung minando sa'yo? Hindi, sabi ko, ano ba yan? Putang ayaw mo naman si sa... Teka ba, dahil... Tangina ka. Balik, sorry. Edit nyo. Hindi, sasama yan. Matapang ka, puta ka. Hoy, pero alam nyo, may mga undiscovered talaga ng motel na ang sasarap ng pagkain. Sobra. Kaya ko magbigay ng mga listahan talaga nung binabalikan ko kasi ang sarap ng pagkain. Yung Mahal Kita, yung sikat ngayon sa May Pasay. Sa Pasay. Video ako sa lalo noon. Sa amin kasi malapit lang eh. Nagabase. Doon nga ako. Walking distance. Walking din naman. Kaya isipin mo, sasabihin, saan kita dadalhin? Sa Mahal Kita. Pero isa sa mga pinaka-descended dito sa mga nearby areas, Mariposa. Medyo pricey pero worth it. O diba, naglabas ng mga may diba? Ambag. May ambag. Pero kasi, ito tanong ko dahil... Hoy, mahal ko ang Hotel Sogo. Excuse me ha. Dahil nga, yung elevator dyan nagsasalita, diba? Welcome to Hotel Sogo. First floor. Pero, ang tanong, may question ako dahil suki ka ng Sogo. Bakit yumuyuko yung mga alerts? Pag pumapasok, bakit sila yumuyuko? Kasi nga, kunwari, hapon-hapon sila, di ba? Pag ikaw nga umakain ka sa restaurant, irasyay masin. Ganun din yung parang. Oh, ganyan. Or talagang nire-ready na talagang in-serve nila para mamaya pag-akyat. Nakaganyan na. Ako ang iniisip ko, para ang parang it's a sign na wala po kaming nakita. Ganun. Kasi may mga tao sa... Pansinin mo, bihira yung mga pumapasok sa motel na confident talaga. Parang alam naman ng mga tao dito magkakantutan ganyan. Pag kinakaya nyo, punyet. At hindi lang yun.
pag pumasok ka ng Hotel Sogo, magiging call center ka muna bago ka umakyat. Di ba? Yung area nila may... True! Kasi nila ita! Sa gilid niya! Tapos sumukuha ng mataas! Matapagal ng mataas! Yes! Customer number 43! Tapos tatanggalin mo na yung earphone mo. Temis Universe! Ganun lang, Sogo, wag nila akong R10. Kaya... nakasisiguro talaga di kayo magkaharinigan ng mga tsupanyo. Anong tagline ng Hotel Sogo? So clean, so good. Pero in fairness naman din, talaga sa Sogo, at least, di ba, inaano nila talaga yung age. Yung sa akin, ha? For me, chin-chin din nila. So, for baka, syempre, safety din. At syempre, hindi naman kayo. Tsaka kung content creator ka talaga, ang perfect ng Hotel Sogo kasi may salamin sa itaas, sa gilid, lahat. Totoo yan. Correct. Kaya ng isang ang issue ko lang ang issue ko lang sa Hotel Sogo yung lighting parang hindi nakakalibog. Feeling ko minsan para akong lamok. Bakit? Diba, yung ilaw kasi yung, nila hindi clear. Diba minsan parang pink, hot pink. Diba yung mga kulay ng mga salamok? Oo. May ganun kasi kami. May ganun kasi kami. Diba yung sa inyo mga violet? Yung mga pampatay ng lamok, hey? Ganon. Sa amin kasi kulay pink, kaya hindi na talaga nawala sa amat sa Sogo na. Tsaka talagang, alam mo, feeling ko yung kulay pink na yung pinupunti niya. Even sabon kasi pink, yung mga pink, light. Totoo. Pero natin yung mag-jacuzzi. Pero ang dami motel sa Vima pa, ang gaganda. As in motel ha, meron akong pinuntahan doon. Talagang sabi, taxi room. Literal, taxi siya. Kami mga ganyan na room, diba? Oo, direct! Ala! Totoo yan, sabi. Okay. UFO. UFO talaga yung room. Like, sa ano ka rin? Sa may mga hotel ganyan. May mga ganyan silang pink. Kung ano yung gusto mo, diba? Na ma-excite mo. Visoria Fort, diba? Mga themed room. Sa Astrotel, sa Cubao, spaceship talaga ang eksena, hey. Nag-try nyo na ba mag-jacuzzi sa Sogo? Sabi ni Milo, may ganun doba sa Sogo. Ay, ako, hindi kayo posh. Antaray, puro pasensya na kasi nakita talaga sa hirang, hey. Hindi ko pa na-try. Meron, meron siyang jacuzzi. Natatry mo na, ina. Sa mga drive-in, meron. Hindi. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung pinaka-worst na napuntaan kong motel, putang ina ang lagkit nung pader. Pag hinawakan mo, para ando pa yung... Kasi hinawakan yung pader. Bakit hindi? Siya na mag-ilakan ka kami. Siya na nag-walling ka minsan. Ang lagkit, tapos yung ano niya, kama, lumalangit-ngit pag kinakantot ka. Oo, oh, sandali, ang dami na napag-usapan. Diba? Tignan mo, magbasakay na mga Q&A, Direk. Sabi, naging BBIP din, daw si Direk Tonet at Direk JP, diba? Diba? Watch die, at nakinig lang, walang chika, putak na. Magtanong kasi kayo. Sino? Ako yung magtanong. Totoo yan. Okay. Pero hindi ba kayo nangangate pagkatapos nyo mag-motel? Ha? Hindi kayo nangangate? Ligo tayo. Ligo tayo. After kasi nung keme. Gaga. Kasi yung mga ito kasi yung mga Sogo kasi, yung mga Astrotel, Eurotel, mga posh level na yan. Actually, pag motel na yan, yung pinaka mga high-end sa motel, unless Camelot. Diba? Dito. Sa Camelot? Dito siya. Pag sa Camelot ka nag-check-in, may multo. Oo, oh, gaga, habang kinakangkang ka, may mga guard na multo na talaga, yung mga kawal-kawal. Mga kawal, hey? Sa Camelot, di ba alam? Oo, oh, sama. Lapit, baby. Recently ko lang, oo. Oo, sorry. Nalaman ko lang na mot-mot yan, hey, kasi may nabuklat akong carry-carry na doon niya ako din. Ang lagi namin pinag-check-inan ngayon, yung Paradise Hotel, malapit sa Morato, doon sa Ibilog. Malapit sa ano? Sa Ugane. Ay, Ugane. Ugane. Makinatulugan namin yan. Ang linis, di ba? Alam mo, may mga dinala ako doon naka-verify sa Instagram. Yeah. Pero ako, if I were you, like yung mga gusto mag-try ng mot-mot, the best pa rin yung may konting thrill. Like kunyari, kahit sa kwarto nyo lang, sa bahay, di ba? May thrill pa rin yung ano, yung shh, huwag ka na ingin. Kaya nakakala ko talaga magsasunod. Oh, sandali! Tapusin na natin. Kayong, ano, anong masasabi nyo sa mga listeners, viewers na takot mag- parang feeling nila pag nag-mot-mot ka or nag-hotel ka, de, mot-mot na lang. Kasi diba meron pa rin ano eh. Stigma. Stigma yes. Pa rin. Correct. Huwag nyo napansin yung mga ano, natatakot sa, ay mga mapanghusga sa mga nagmamot-mot, diba? Diyos ko, kating-katika na isipin mo ba sila, diba? Ang take away ko dyan, pag oras mo na, oras mo na. Pag oras mo na, ano talagang tatatukin ka talaga nila. Talagang kahit na ano talaga, kahit na doble ingat ka pa, pag oras mo na. Parang video okay room yan, diba?
Last one hour motel. Na po, extend pa. Para computer shop ang motel, talagang extend pa po. Parang gano'n, napakinakantot ka. Sabi ko, sige, 3 hours pa, hindi pa kami tapos. Gano'n. Kaya safe naman yun kasi hindi naman, ito ang pinagkaiba natin sa aso. Kasi hindi naman tayo nagpapakantot kung saan-saan lang, di ba? Hoy, sabi ka naman, maganda naman yung mga kung saan-saan. Hoy, alam mo, Direk, nung wala pang steel parking sa BGC, nahuli ako dyan, kaya ayoko na. Sabi nung guard sa akin. Kasi, nagkakalat sa mga masayayamang mga lugar. Hindi talaga pwede pero, yan dyan. Pero, public, tinry ko nga yung public, sabi ba naman sa akin nung guard, hoy, aso ba kayo? Sabi ko, sabi ko, mag-motel na. Ginawa ang motel kasi pwede naman talagang matulog at para hindi mo gagawin sa mga kayo. Lugar na ano na pag sinabi mo na mga outdoor, hindi naman yung para exhibitionist ka na na tangin na dinadaanan ng tao, diba? Doon ko talaga po pwesto. Hindi naman gano'n. Yung syempre, diba mga tipo? Ba, malay ko. Dati direct kasi sa gilid ng jeep talaga ako inaano. Oo nga, diba? Kaya naman yun. Pwesto naman yung jeep. Umaalis yung jeep. Ay, di nakita na ako. Na? Babiyahe pala siya. Actually, mas mahirap lang ngayon kasi yung mga bahay nakaluwag-luwag na may CCTV na so pwede kang mahagep. So yan ang wala matitignan gaga. Pag may nakikita kang parang laser na pula, ay, CCTV yan. Pero pag tumama sa'yo yung pula, bang yan. Sniper yan. Para sa mga bahay na agaya ng bahay namin. Dito pag umungula ko, rinig pati ng barangay namin. Kasi ang liit lang eh, parang rinig lahat. Siyempre pag sa motel, may freedom ka na. Pero may mga ano pa. Pero meron din namang ano, erotic din naman yung nabibulungan ka lang. Gano'n? Gagano'n isang mas erotic yung mga bulong-bulong lang. Yung mga tipong talagang dahan-dahan kasi kumakalog yung, ano, kamahe, di ba? Ako, gaya nung kanina, nandun pa rin ako sa pag-ingat. Eto kasi syempre mahalaga yung ano niya, talaga yung thinking niya na ingat pa din siya. Kasi ako talaga, mapapayo ko lang, kung stranger lang yung ibubooking nyo, may friend kayo talaga na i-inform nyo sila. Na, saka, na ganito ka pupunta. Kasi kung isipin mo talaga yung safety, yung takot na nandun na yun eh. Pero kung gusto mo talaga ng doble ingat, na ginagawa ko ha, chat niyo yung friend niyo kung sino man yung kakilala niyo, close friend niyo na mapagkakatiwalaan, sabihin niyo yung whereabouts niyo. Para kung ano mangyari. O kaya kunyari may mga group, ano kasi group aurahan, di ba? Yung mga tipong tatlong bakla kayo, dapat ang kukunin niyo lang, dalawang lalaki lang, or kung apat yung bakla, dapat laging outnumber yung mga lalaki. Hoy, nagganyan kami, dati nag-checking kami ng taxi driver, minutol namin nila, just tatlo kami. Kasi ang masama dyan, taxi. I-rate kayo ng lalaki. Sabihin, alam mo, ang pinakamagaling sa inyo tsumapasig ganito. So, minsan, ma-offend ka din, diba? Tsaka, kapag may kasama ang lalaki sa motel, pag nag-CR yan, pakinggan mo, kasi mama, kinukuha na yung takip nung, ano, diba, mabigat yung pampalo na pala sa'yo, diba? Yung takip ng toilet. Kaya kapag kabubuking, actually, dapat pagtatluhan kayo kasi, dapat magkakaiba kayo ng skill set. Yung tipong, ah, ako, kopas lang ako. Ay, ako, ano lang, romansa lang. Yung pinakapang finishing yung uupo, tama, mali. Kasi pag ganon, walang makukumpara, di ba? Kasi, ay, upo lang ako. Ganon. Ginagawa kasi namin yun. Oo. Actually, minsan yung lalaki, nagiging parang puno ng saging siya. Hati-hati kami. O, ikaw dito sa taas, dito ka. Ako lagi gusto ko sa taas kasi hindi man ako mahilig. Alam niyo, mukha lang ako malibog pero hindi talaga ako mahilig tsumupa. Parang gusto ko maipaglaplapan, gano'n. Naginawa mo rin kagabi. Oo, halata naman. Diba? Sabi lang naman memories, hindi naman sinasing happy memories. Diba? Mot-mot memories. Totoo naman. Memories. Diba? At least, nag-ano rin, nag-iingat din. Kasi kayo, ano talamak talaga to lady. Parang medyo, parang secured na yung mga tao. Parang, ah, carry-carry lang. Kahit bakla sa bakla or something na kahit stranger. Ako hanggang ngayon nag-pick-out ako makapag-pick. Kaya nga ako may trauma sa mga AFAM eh. Kasi yung first kong AFAM, nag-motel kami sa Malate. Tapos sabi ba naman sa akin, I'm gonna make you a sex doll. Tapos parang gusto kong itali. Tumakbo talaga ako na iwan yung bag ko, shit, yung sapatos ko. Shit, tumakbo yung doll. Gusto mo, shit. Parang itakbo yung doll. Ano? Mega ako talaga, It's nice to have. Kakaiba yung Malate dati, no? Talagang may mga success stories. Manika? Bumaba akong manika, putang ina niya. Takot ako na yun, kaya ayoko na na-apam talaga. Kaya ang gusto ko na lang na-apam ngayon talaga, apampangan. Like, apampangan ang puto. Manang second joke ka, wali. Sabi ko, say chat mo na muna sa amin. Pangalawa ulit. Malay mo makuha ng Spotify, matuwa sila. Pero diba, kahit sa mga ano, Grindr, hey, or sa Bumble, hey. Kasi dati ang alam ko, ang difference sa mga apps na yan,
yung ganyan din pang mga one night stand, yung mga Bumble tsaka Tinder, mga pangpusuan. Apparently, pusuan, pang hook up na yun pala ang Bumble tsaka Tinder. So, magjingat kayo, hey. Meron nga ako na... Kaka nag-oo, nagle-lecture natin tungkol sa safety. Kaya nga eh. Kasi masyado nga complacent yung mga ano na dahil digital na ganyan. At saka diba alam mo, kung, praning, kung ako lang ha, may praning din ako na minsan yung gamit ko, dadaling ko sa CR. Parang wala. Ay, yan. Diba yung kasi baka may nakabukas yung ano, nakabukas yung pinto. Yung talagang nagawa ka maligo lang. Kaya tanong mo, hindi ka pa naliligo pagkatapos ng... Hindi ako naliligo. Kasi sa bokat ko. Hindi. Kasi, minsan naman, kapag dinala mo yung gamit mo sa banyo, medyo yung lalaki, baka ma-feel ba naman, hindi man talaga siya mating, pero parang, ay, tingin niya ata, mating ako. Ay, mas so, ako parang tamang... Magnanakaw. So, tamang stealth lang, na parang, bilisan mo lang, para maghuhugas ka lang ng bayo. Okay, siyempre, mga importante gamit. Pero bahala na siya sa tingin, basta nandun ako sa pag-iingat ko, ano maisipin niya, wala na akong pakipasakalat ako. Or, ang ano mo, tara sabay tayo maligo, gano'n na lang. Para join forces sa bahay. Sabay mo na ligo. Miss Philippines ka ngayon. Okay, ayan. So, sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify, click the follow button and the bell button kung gusto nyo ma-notify kayo tuwing may bago kaming lapag. Tapos kung meron kayong mga sariling mot-mot memes, meron kayong masasabi sa pinagsasabi nitong tatlong guest namin. Mention us on Twitter, Instagram, or TikTok using the hashtag angwalangkwentangpodcast. Ako at Tonette Hadaune. Oh, ikaw, Milo. At syempre, ako naman, syempre, una-una, thank you for having us. Maraming salamat. Syempre, oh, syempre, no. Thank you dahil hindi kayo nagsasawa, pati yung mga VIP natin. Actually, sawa-sawa na sila. Actually, totoo yan. Ilang actually din. So, thank you, ayan. You can follow me sa IG, Milo Everyday, Twitter, so Milo. Milo Everyday din sa TikTok. Ayan, thank you. Siyempre, ako sa socials ko, I am Roda Frog. At siyempre, paalala lang sa lahat ng mga malilibog na nakikinig po kinang ina nyo, mag-iingat kayo. Okay lang maging malibog, mag-explore, pero okay din ang mag-ingat at mas extra ingat. Siyempre, hindi na lang naman na mga sexual transmitted disease ang dapat dinidiscuss natin kapag nag-uusap tayo ng sex, lalo na kultura natin ngayon ng hookup culture at mga one-night stands. Mabuti pa rin na gawin natin siya ng safe. Ayan. So, bahala kayo. No! Charot. Tama yun, Direk. At hindi kami karapat dapat magpatuloy sa inyo, mga BBIP, pero sa isang request nyo lang ay babalik kami. Sure, yeah. Ayan. Ay, follow nyo ako, ah. Kung ayaw nyo, edi wag. Pero makikita nyo ako sa Nectar pag Wednesday, sa Distillery pag Sabado. Sa Pi Channel, ayan, host ako dyan every Sunday, 6 to 9 p.m. Ayun lang, may kita nyo rin ako sa social media, Ate Dick, gumagaya kay Roderick, pero hindi makukulong. Hindi tayo sure. Excuse me. O, tangin nyo, kung may mga nakikinig dyan na in-love sa amin, tangin nyo, juwain nyo kami para tapos na to. Kailangan din talaga. Huwag mo kami idamay, Direk. Ako, ayoko ng relasyon talaga. Gusto ko madami. Huwag mo kami idamay. Gusto kami ng relasyon. Next time relasyon. Magkakapin kami bigla dito, ma. Relasyon. Pagod na ako. Pagod na ako at sumupa ng mga titi na hindi naman nagsistay. Diba? Tangin na kakayo na yung bunga ka, mukha ka tsupa. Wala rin naman, sila lang naman. Tapos pag na-meet mo na yung true love mo, pagalik sa labi mo, tangin yung labi mo, kapal. Nyan-nyan na. Pasensya na, napagod eh. Nagal mo kasi dumating kung kanina. Kung 1994, dumating ka na, hindi na tapos. Ako naman at JP Abak sa Twitter at Instagram, tapos follow niya rin ang aming official Instagram account at AWKP Stops. Tapos, meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan, kung saan pwede yung i-rate kung sino pinakamagaling. Wow! yung mga gusto bumili ng merch at mag-subscribe to be a VIP or VVIP, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. Thank you, guys! Thank you, VVIPs! Ayan na, thank you sa mga guests natin. Thank you. Magbabalik sila. Basta, malalaman natin. Sige na, mukha namang i-review na lang. Pagod ako. Bye, thank guys! Mi, gumara ka na dito!